At magbabalik po tayo sa ating usapan talagayan dito sa usapan natin tungkol sa divorce na naiwan nating katanungan kanina kay Lian at saka kay Billy. Lian, pagod ka ba sa divorce? Hindi. Kasi ganito nga kaya ng pagka-explain mo, yung difference ng divorce at annulment. Kumbaga, talagang sobrang hindi siya katagap-tagap para sa akin yung divorce. Kasi, hindi nga, gaya ng sabi ko kanina, binibigyan mo ng pagkakataon yung either yung lalaki o yung babae na magkasawa ng kahit gano'ng karami ng gusto dahil meron naman divorce. Na, yun nga, discretion pa nila kung gusto nilang magbigay ng support nila sa ito is definitely an acceptable talaga para sa mga maitipan. Para sa pagkarinig ng tao at saka sa yung pagkain mo nga sa araw-araw, tapos isipin mo pa yung baon ng mga anak mo, tapos magpapayag ka pa ng divorce, kung magkaroon ng batas na divorce, siyempre yung gagastusin mo pa rin, isipin mo may legal fee, meron ka pang hearing na atinan para sa ganun. Napakahirap para sa ordinary pamamayan. Iba ang pili kung halimbawa ikaw nagpakasal ka tapos ang usapan nyo eh hindi na kayo masaya sa pagsasama nyo kung meron divorce tapos magpapayo ka ng divorce, napakahirap naman para sa iyo na ikaw na yung naagabyado, ikaw pa yung magpapayo ng divorce at ikaw pa yung nagasaw. Sa side mo, papayo ko pa sa divorce? Hindi, kasi ano eh, masyado na yung divorce. Mas maganda na yung mga basic mo. Tulad ng annulment. Kahit na nagpaloy kayo, meron pa rin ano, meron pa rin kayong communication na kunwari, kayo, may ano kayo, may anak kayo. Ano ba? Diba? Masusuportahan pa rin na kahit na magpaloy kayo. Kumbaga, diba? Hindi naman kasi parang palihan yung tala na pwede mong iba. Pagkain mo na magiging na kayo supportahan or hindi na maganda yung relasyon mo sa asawa mo. Pwede mo nalabas sa pasalima na wala na, parang yung things. Siyempre, may mga pangangailangan yung tao, di ba? Na pag hindi na pa siya nabibigyan ng importante ng kapatid sa divorce. Divorce ba? Kasi kung halimbawa, kung ang sinusulong ng Gabriela na magkaroon ng divorce sa ating bansa, sabi nga ng dalawang attorney na narinig ko, napakahirap para sa kanila na tanggapin yun bilang isang lalaki. Kasi parang binibigyan natin ng karapatan yung mga lalaki na mag-asawa ng marami at magparami na magparami ng legal. Kasi kung pagpapatuloy natin yung divorce, mas maraming masisirang pamilya na hindi natin malalaman hanggang hindi natin na sinusubukan. Mas parang ganon. Kung ang mga kabataan ay nabuhay ng palayo sa kanilang ama't ina, paano magkakaroon ng maabuting values kung pagiging Pilipino natin kung ang kanilang pamilya ay sira, wasak at iwahiwalay. Kaya sa ating pananaw at talakayan, bigyan natin ng pansin pa kung anong dapat nating bigyan pa ng pansin para mas patasin mo, palakihin o palayugin ang ating values bilang isang Pilipino. Sa iyo, hindi, bilang kabataan, siguro mas manaihigyan mo, mas maganda yung may proseso ng pag-asawa, tumaan sa legal, pag-iigawan tapos sa pagpapakasal. Yung divorce medyo malayo yun, hindi namin saklaw yun. At sa mga legal terms, marami pang proseso para tanggapin ng tao yun. Sa'yo, bilang estudyante, anong magbibigay mo sa amin halimbawa na makakatulong sa kanila para pataasin yung moral values nila at yung pagpapaka itong pangangalaga doon sa gradong pamilya? Hindi yung ready na may ipapakain ka doon sa para sa yung pag-aaral mo na kasalasalan din sa tayo ng kabataan